Ah, di ba? Inspired by. Inspired by. Feeling rich. Na mga ngalakal. Magandang araw po mga kabay. Welcome po sa pinilangalakbay. Ngayon po ay mga ngalakal po tayo. Hindi po nakakaya dito kasi may lumalabas po talaga dito. Namumulot po ng mga empty cans, ng mga empty na mga bote. Nadala po siya para makatipid po ko po. Hindi po ako gagastos ngayon. No? Kasi may mga naipo po akong lata at mga bote. At pupuntahan ko po yung Finnish mother ko. Sabi ko, mga ngalakal ako sa kanila. Di ba tigas ng mukha ko? Tara, samahan po ninyo ako. Dito po talaga, iniipo ko po ang mga bote. Kasi, nabibenta po siya. 10 cents up to 40 cents. Alam niyo naman po ang buhay sa abroad. Hindi po kailangan gastos. Tulad po nitong malalaking plastic bottles. May nakalagay po dyan. 40 cents. Ayan, dito po nakalagay. 40 cents po. O, di ba? Kaya tayong tatlo. So, 1 euro and 20 cents na yan. Ito naman, beer can. 15 cents. 30. 60. 75. Saka 120. 195. Almost 2 euro na po. O, pupuntan ko pa po yung bahay po na aking Finnish mother po dito. Kahit ilang peraso po, di ba? At titignan po sa basura. Titignan po ako sa basura. Siyempre, meron naman po ako dito plastic na gloves ako, di ba? Wala pong hiyaya dito, no? Kasi iba po ay pumunta sa shop. Nalagay po sa mga recycling bottles. Naka-segregate o naka-organize naman po dun. Para sa mga po rin ako. Kailangan po, pag nangangalakal, medyo madilim. Para hindi po nakakaya sa kabila. Kasi yung hiyana po ako. Lahat po kasi ng pinagtatapon nila dito, pinupulot ko. Baka iniisip nila, ano ba naman to? Lahat naman eh, tinutungkab. Wala naman pang bambili na itong unggoy na to. Ayan, dito na po ako. Dito po talaga yung na-organize po nila yung mga basura. Kapag metal, cardboard, mga glass po nandito. Check ko po. Kung meron tayong maano. Meron tayo dito na check ko po yung flashlight. Yan. Kaya po kailangan before 10. Huwag ko na po kasi pag 10, bawal na po mag-ingat. Ay, wala. Wala po. Pakikita ko po. Ayan, ito po. Puro lang jars. Saka platong babasagin. Aba, may pinakurat. At all purpose, magtumas. Parang ayun pa yung tinapong ko. So, hindi pa po nahahakot. Ilang buwan na rin po yan. Ito po, mga plastic. So, kapag plastic, kailangan po dito itapon. Yan. At maliit po. Kaya may color coding na. At sa bahay, kung saan ilalagay pag, hindi ba, sa rep, sa storage. Ganun po. Kailangan po practice ang disiplina. Umpisan po natin sa bahay. Sa bahay po, nag-uumpisa ang edukasyon. Kaya huwag bibisita ng nanay, di ba? Baka mamaya ibang leksyon mabigay sa inyo, imbis na edukasyon. Ang temperature po ngayon ay plus 9. Opo. So, past 8 na po. Mahigit 8 PM. So, makakakita po tayo ng mga loose bread. Saka po yung mga discounted. So, pag mga discounted po, 30%, halimbawa, mga 20%, consider as 60% na po yung minus 60%. Ah, diwa! Pupunta ko po muna pala yung aking Finnish mother at kukunin ko po muna yung kung ilang bote po, kahit mga 4 o 2 o kahit ilan. Okay na rin po yun, diwa. Malaking tipid na po. Baka bumili rin po ako ng karne. Tingnan po natin kung ano po kakasya sa ating mga kalakal. Kalkal. Ayan, meron po tayo. Kahit dalawa, pwede na po yan. Ah, di ba? Tigas na mukha ako. Ayan, punta na po tayo ng shop. At kahit dalawang lata po ng Biroki na rin po yun. 30 cents na rin po yun. Mahirap na rin po magkano pa siya ngayon eh. Dahil wala nang po mga events. Maliban na lang po kapag Sabado o kaya Friday night. Friday na nga pala kayo na.
kasi dito yung mga overcrowded saka may limited time lang po sa bar kung hanggang anong oras lang. Diba? At saka wala po tayong mapupulot after 9 PM kasi hindi na po nagbebenta po dito ng mga alak. Bawal po magbenta kahit ano pong maliit o malaking shop. Maliit o malaking shops po ng mga alak. Bawal po, mapepenalize po sila. Magkakaroon po sila ng kaso. Bawal po yun. Saka may age requirement po dito pagbili sa shop. Titingnan po talaga ID. Ewan ko, bakit natatanong lagi ID ko? Minsan napapasin ko din. Hindi naman po ka lagi bumibili ng alak. Minsan lang po talaga kapag meron pong mga okasyon. Ang kagandahan po sa dito sa tinitiran ko, yung shop po dito na malaking grocery shop na pupuntahan po natin, open po hanggang 11 PM. O, diba? Dati po dito po ako nagtrabaho as cashier seller. Malaki po yung shop po na yan. Ayan, dito na po tayo. Bakit shop po ang tawag? Ganun po talaga tawag sa mga sa ibang bansa po. Hindi po lahat shop. Diba sa ating grocery, tindahan, parang big supermarket po ito. Ito po ko dati nagtrabaho as cashier at sales clerk. Tinatanggap po talaga dito mga artista lang. Hindi, joke. Ayan po, ito na po yung ating paglalagyan po ng mga bote. Automatic. Lalabas po dito kung magkano lahat. Ito po yung dalawa sa bote, dapat po dire-diretso kasi pag umistop kayo, magbibigay po ng automatic receipt. Di ba napakaganda po ng sistema dito? Ibig sabihin, yung waste management talagang namomonitor ng maayos. Kung saan itatapon ng mga kalat, may disiplina, at sa pagbabalik po ng mga kapag may problema po sa barko na sa 145, hindi po natin hawakan na kasi meron pong timer 4 seconds, 3, 2, 1. Lalabas na po yung resibo. Kapag dumiretso po ka ng kadadaldal at hindi po naglagay, automatic maglalagay po ng maglalabas po ng resibo. At ito po mga plastic, dun po, dito po itatapon. Yan. So ito po yung pambibili natin. Meron tayong €2.25. 80 cents saka 1.45. Diba? Tara na po. Pambili na tayo. Pagpapasok mo siya, meron pong disinfectant o hand sanitizer. Automatic. Diba? Sauce. Yan. Ito po yung sinasabi kong mga loose breads. Ito po yung paborito kong bilhin. Ito. Itong apple pastry. So, 89 cents. Bari 90 cents. So, minus 60%, papatak na lang po ng 35 cents. Diba? Kalim po ng sistema nila, no? After 8, mga loose base po, automatic everyday, minus 60%. So, bibili po ako ng apat nito. 35 cents. So, €1.40. Apat. Lakad po ng tipid, diba? Oops! Sarap po pag kumuha kayo at babalik na po sa pinagpuhanan yung tol. So €1.40. Sa meron pa po tayong magkano ba yung resibo? Dali lang po ah. Check mo lang po. €2.25. €1.40. Calculate ko po, hindi gumagana yung unta ko pag gutom. Ngayon natitira po akong 85 cents. Ito po 44 cents. Kung minus 60%, kasi 0.176, so iraround po natin 18 cents. So mga 20 cents. So mga apat po, makakakuha po ako nito. May palaman po ito ng meat saka special rice. Sarap po ito.
apat na piraso. O di ba, laki pong tipid. Yan. Sa mga loose bread po, self-service. Pero kailangan practice yung hygiene. One. Two. Kaya na po may face mask, ako na amin po po yung bango nito. Ito napakasarap po nito. Sarado at balik po natin ito. Yan. Ali ba? So, meron na po tayong pang hapunan nyo yung gabi o kaya pang snacks. Di ba? Meron lang po. Wala akong gastos. Paglagay lang po ako ng bote sa shop. Nangalakal. Ganun po. So, kung mas marami kayong bote na makakolekta, imagine po ninyo. Di ba? Mas marami kayong mabibili pagkain. Mapapansin po ninyo, iba po, hindi po nakamask kasi hindi naman po talaga recommended na ngayon na magsuot po ng mask. Okay lang po kahit walang mask. Opo. Kasi yung situation po dito ay medyo okay po na. Pero syempre, prevention is better than cure. Alam niyo naman po kung sensitive po ang aking diba, malakas na dating, madali po magkasakit. Dito po ang mga karne, saka po yung mga ready food na pagkain, yung mga fresh na isda. Kapag 30% po o bagong bake na mga pagkain, kapag 30%, pag tungtong na po ng 8 p.m. lahat po -60%. Yung mga discount din po, kung may tatak na 30% o 20% o 10%, consider na po lahat po yun -60%. O di ba po? Ay nako. Wala po talagang gutom dito. Tapos pagpunta kayo sa gubat, may libreng berries sa kabuti. Diba? Ito po, katulad po nito, -30%. So, considered as -60% na po. Kung 289, babayaran nyo na lang po dito siguro mga euro or less than 1 euro. Magano po estimate yun po. Diba? Laking tipid po. Ham po ito. Tapos di ba magtatanim kayo sa bakuran po ninyo, tapos mga discounted na karne, pakulang po ninyo, lagyan nyo sa freezer para mas matagal lang shelf life yung buhay. Tapos anik kayo ng sili sa bakuran nyo, di ba mas mura yung mga naanik ko po, talaga tinatabi ko. Tinan nyo po 20 euro per kilogram. Ay nako, kaya pag summer tanim po ako ng tanim. Huwag po tanim ng tanim ng tamahan loob, sama ng loob ha, dahil puro invitation sa barangay mga ani ninyo. Hindi. Kailangan po talaga pag nasa abroad lalo discard. Lalo na po yung may mga bakuran po sa Pilipinas. Naku po, panahon na po ngayon na pagiging practical at pagtitipid. Ayan, dito po walang bagger. Kayo po maglalagay ng partition para malaman nung cashier kung saan mag-i-stop. Hanggang dito po, di ba? Signalo. Isang plastic po, 20 cents. So yung binili po, ay binili, pinadit po natin bote, tama-tama po. O, diba? Ang ipambabayad ko po, ito pong resibo sa pinagpalit po ng bote. Tapos meron pa po ang bonus, di ba? Para kolekta po sa mga pinamibili ko. O, di ba? Win-win po tayo. Subscribe ko po muna para makuha yung bonus. Ayan, makuha na po yung bonus. Ibigay ko po yung resibo. Tama, handa. Ah, may babayaran pa pala ako ng 6 cents. So, hindi na po masama. Gamitin ko lang po yung card ko. Ayan po, oh, pinamili po natin. -2 and 14. Pinabili po natin na 4 pieces and 4 pieces. Ang total po dapat malaki. So discounted, 231. 231 po. So, on over budget po tayo ng 6 cents. So, nagbayad po ako ng 6 cents. Saka di ba? At ugaliin po natin syempre. At kung ano na po yung pinaghihawakan natin na paninda sa loob. Sanitize po natin. Ayan po, may sprayer. Tatapad lang po ganyan. Sanitize po natin o sterilize o yan, disinfectant po natin ang ating kamay. Ayan.
paano, uwi na po tayo. Ibig sabihin po nung sale po na yun, up to 60%, starting 8 p.m. hanggang mag-close po. Opo, di ba po, napakaganda, wala po nasasayang na pagkain. Ay, sana po lahat ganun, ano? Mapapasana all ka po talaga. Ayan, nandito na po tayo sa bahay. O, diba? Bago po natin tikman, syempre kumain, pasalamatan po muna natin Panginoon. Po yun, maraming salamat na naman po sa araw po na ito. Tatapos na lang po isang linggo. Ay, pasensya na po. Wala na po sa sarili ko. Magpapasya na naman po isang linggo na way naging maayos po. Ang dali po ng buong linggo ng bawat isa. At sa weekend, magkasama-sama po ang mga pamilya, makatawag, at kung hindi mo makatawag, makapagpahinga po. Kung hindi mo po, maging ligtas po ang bawat sa Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amin. Ah, di ba? Wala po tayong daso. Kaya po, malalaki po ito. Ayan, patali po ito. Malalaki po. Imagine, maganyan po sistema, di ba? Sa Pilipinas naman po, alam niyo po, minsan ang gumugutom po sa atin, minsan po hindi po madalas, yung pride po natin o ego. Kaya hanga-hanga po ako doon sa mga nangangalakal po sa Pilipinas para maibsan po ang pang-araw-araw po nilang pangailangan para po mayroon sila maihain sa pagkainan, magalaman po kanilang mga sigmura. Sobrang kahanga-hanga po. Saludo po ako doon sa mga nangangalakal po sa Pilipinas. Kayo po ay dakila, marangal po ang inyong ginagawa. At kung may makaibigan po kayo, ano, wag niyo pong pagtawan, wag niyo pong kaya dapat po silang hangaan at tularan dahil gumagawa po sila ng paraan para makatulong po sa kanilang mga pamilya. Umpisa na po natin. Siyempre, umpisaan po muna natin itong savory o maalat. Ito pong pastry, rice pastry na may karne, giniling na karne. Dalawa lang po, busog na kayo, di ba? Wala po magugutom dito sa Pinoy, sa sistema po talaga nila. Mula sa labas, sa gubat, yung mga mushrooms, berries, magtanim, hanggang sa shop, yung mga ganda pong discount, di ba? Eh, siyempre, suportado naman po sila ng gobyerno kung walang trabaho. Yung mga bata, mga nanay, bagong panganak, lahat ng damit ng bata, suportado po ng gobyerno. Napakaswerte po ng mga tao dito. At siyempre, makaswerte ko po, napapasalamat po ako nandito po ako. Na isa pa ay naginip, hindi ko po alam na mangyari talaga ito sa buhay ko. Ang Panginoon po talaga, di ba, binibigay po talaga ang grasya na hindi nyo inaasahan. Yung mangyari sa inyo na talagang minsan mapapangiti na lang kayo. Matitingnan lang kayo sa taas. Panginoon, salamat po, di ba? Sobra po kayo magpapasalamat, di ba? Sa nangyari na hindi nyo inaasahan. Kahit hindi po nangyari, lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon. May mga bagay po na minsan nagkinagwesto natin ng Panginoon dahil sa sabang hirap naranasan natin. Nagdaan na rin po siyempre ng pamilya po namin sa ganyan. Nagdaan po kami sa hirap. Tatanong po ako, Panginoon, bakit po ganito? Mga simpleng bagay. No? Balita po ako. Minsan pinagdadaan siyempre yung mga bata. Panginoon, bigyan niyo naman po ako sa birthday ko ng ganito. Okay. Spaghetti, fried chicken, sa kalobo, sa ice cream. Di ba? Tapos darating na po na pag dumating naman sa inyo, sobra-sobra. Kasi sa pagtsatsaga din po, di ba?
Nakakadrama po pala pag kumain ito. Parang sinasabi, huwag ka man nang bumili ng bigas. May bigas naman to. May kami. Masarap. Halos pareho po sila ng ano, ng crust o ng pambalot. O ito po, sabi ito, parang apple pie. Apple pie po talaga. Nami-miss ko po ng balito ko, ganito po ilalagyan ng mga pandesal. Siyempre walang ano, plastic na display. Plastic na ganyan po. Walay brown lang po. Nakalig ko po pag sa, galing sa palengke, lagi po may pasalubong yun. Makakanin. Ito naman po yung apple pie. Malaki din po, di ba? Sobrang muro po, ano? Tsaka po ito, green tea. Green tea ba ito? Parang, oh, pag hindi yata. Eh, hindi, vanilla tea. Green tea, vanilla flavor. Doon po sabihin ko muna sa grocery, marami po estudyante talaga na may bili. Before 8 po, mga 7:30 na doon na po sila, hinahabot na po nila yung mga discounting. Kasi pagtungtong ng 8, oh, diba, safe na yung mga napili po. Na ganun po ginagawa ko dati. Imagine, di ba? Minsan nagugulat po. Noong una po nakita ko, sinabi sa akin tayo sa relaxing po, hindi mo ba alam na dahil na-discounted pagtutong ng ganito? Hindi pa po nilatrabaho sa shop na yun, sinabi po sa akin na lahat minus 60%. Ha? Automatic po namamatay yung ilaw po na yan, may timer. Diba, lalo na kung busy po kayo, iwas gutom. At isa rin po ang nagiging dahilan ng gutom. Isa rin po, isa sa mga dahilan na nagiging dahilan ng gutom, mga pasosyal. Kahit walang wala na. Pipit na siya pa yung pagkain na iba. Huwag na lang po natin sabihin nyo. Tandaan po ninyo, nakatapos o hindi po nakatapos ang isang tao, ang diskarte po ang bumubuhay dito. Sa isang tao, diskarte. Kasi kahit nakatapos ka naman, kahit anong kataas na pinag-aralan mo, wala diskarte, walang mangyayari. Kung pa-aralan nyo po yung pride o ego, bakit itong mag-apos trabaho na yan? Hindi naman yan ang tinapos ko. Kasi iniisip niya, sasabihin ng iba na, bro, di ba graduate siya ng ganun? Bakit? Andun lang siya, nagtatapos. Hello, inibig niya bakit pang ulam ng mga impacto na yun. impacto na yun na sasabi sa inyo, di ba?
yan. Paano po, maraming salamat naman po sa inyo oras nila na pinilang alakbay. Sa ngayon po, kailangan po natin discard sa panahon po ngayon dahil medyo limitado na rin po ating pagkilos. Yung kalayaan po, makukuha po natin isang araw basta panitinin po natin yung disiplina sa ating puso at isipan. Di ba medyo seryoso po ngayon? Maraming salamat po, basta positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang. Bago po tayo magtapos, pala, maraming salamat po sa Panginoon. Magdasal po muna tayo, nakalimutan ko naman. Medyo pagod lang po. Panginoon, maraming salamat na naman po sa araw po na ito. Maraming salamat po. Nagiging maayos na po ang sitwasyon. Kaya na po ang bahala po sa akin. Ang buhay po namin napakalaga para po sa inyo. Kaya namin po ginaalagaan. Panginoon, kung ang oras na aming pag-alis sa daigdig po nito ay nasa inyong mga kamay. Isinusukun na po namin ang inyong buhay sa inyong pong mga kamay, Panginoon. Marami salamat po sa lahat po ng inyong nilika, Panginoon. Kaya na po bahala sa amin. Marami salamat po sa kanya ng Jesus. Amen. Marami salamat sa positive vibes, good vibes. God bless. Ingat palagi. Magandang araw. Laban lang.